Hi, I'm Romeo Hoguan of Bosch Power Tools Philippines. Ngayon po, pag-usapan natin kung paano i-disassemble, assemble, and i-maintenance ang Bosch Power Tools. Okay, so hi, good afternoon. So, good afternoon sa lahat ng mga viewers natin dyan. Good afternoon na rin sa mga Bosch fans natin, Bosch friends. Okay, so again, welcome to our 3PM Habit. So sa mga viewers natin dyan, kung nandyan na po kayo, please like lang at saka comments kung nandyan na po kayo. Then sa kung ano man po yung mga katanungan nyo, please write lang po doon sa comments kung ano po yung mga katanungan nyo mamaya. Then sagutin na po natin yan after ng session natin. Okay, so ngayon, session natin for today is GSB20-2RA. So, ito po yung malaking impact drill natin. Okay? So, ito po yung tinatawag natin na 13mm or 1/2 size yung drilling capacity niya. Okay? So, of course, bago po tayo mag-umpisa sa pag-disassemble natin, saka assemble, saka maintenance, so naka-detach po siya. So, kailangan po natin isaksak para po matesting natin kung talagang umaandar, no? Okay, so, yan po. Sasaksak na po yan. So, pandarin na po natin kung umaandar po. Okay, so, yan po. Boom! So, umaandar naman po siya. So, bigay ko po sa inyo kung ano po yung mga specs, ano po yung mga features na mayroon dito sa GSB 20-2RA natin. So, of course, una po, yung switch. Yung switch niya po, electronic, no? So, depende po sa pressing mo, pag-press mo po, kung gusto mo po mabagal, so dahan-dahan lang po yung pag-press para dahan-dahan lang po yung ikot, okay? So, hindi po pabilisan ng pabilisan. Okay? So, lang po ito kabilis. Then, pwede rin po natin i-lock ang switch kung gusto natin po i-lock para hindi na po tayo mag-press ng press ng switch. So, ito po yon. I-press po natin to do yung switch. Pag gusto niyo po patayin, trigger niyo lang po yung switch para mag-release yung lock. Ganun po, mag-release na po yung lock noon. So, natatanggal na po siya sa pagka-lock yung switch, okay? So, mayroon po tayong speed control po dito na pihitan, no? Adjuster, okay? So, pag once po na i-trigger niyo po ganyan, so yan na po yung pinaka-mabagal niya. So, depende po kung gusto niyo po mabilis. Ganun po. Ito na po yung pinaka full speed niya pagka tinudo nyo na po yung adjuster niya. Okay? Yan po siya. Next, mayroon po tayong reverse and forward po dito na function. Okay? So, kung ngayon po, naka-forward po siya. O, naka-reverse po. Yan. Naka-reverse. So, select po natin forward. Okay? So, yan po. Forward na po yan. Okay? So, kung nakita nyo po sa rotation ng chuck, so, ayan po. Okay. So, dito po yung reverse or tsaka forward na function. Okay. Next po, na-discuss ko naman po yung switch. So, discuss na po natin yung reverse function niya. Mayroon po siya dito yung function po na dalawa sa taas. So, mayroon po drilling with hammer. Tapos, drilling lang na function. Okay. Na sign. So, once po naka-position po kayo dito sa, limbawa po, yan po, nasa gitna. Once na i-position nyo po dito yung trigger nyo, so, drilling with hammer po yung function na nandito. Okay? So, lagay ko po muna sa drilling, then, luwagan ko po muna yung chuck, no? Oops, reverse. Okay? Then, forward. Okay? So, forward po. Dapat po, ito po yung lagi natin sinasabi or tinuro na rin po natin sa tip of the day natin doon sa may Bosch User Group Philippines natin na yung impact drill po, once na gusto nyo po i-select sa impact, dapat po yung position nyo po, yung rotation nyo, naka-forward rotation po siya. Iiwasan po natin yung reverse rotation na naka-hammer mode po tayo. Okay? So, okay lang po na naka
hammer mode po, ay naka reverse or forward rotation po tayo kung naka drilling mode po tayo or position po. So yun po, explain natin mamaya kung paano po bakit pinapaiwasan po natin yung mag-reverse rotation tayo na naka impact mode po tayo. Okay? So ngayon po, testing na po natin yung impact mode niya. So pwede po natin matesting. Okay. So yun po yung impact mode niya or hammering niya, hammering action. Next po, ito po yung drilling position. So drilling na lang po ito. Okay, kung napansin niyo po, wala na pong tunog. So yun po yung hammer and drilling mode natin or function po. Okay? So mayroon pa po dito isang lever niya, di ba? So mayroong 1 and 2. Okay? So kung nakita niyo po yan, 1 and 2. So yan po siyan. Yan po yung mechanical speed niya. So may, kung maliban po dito sa switch na may adjuster po siya sa speed, mayroon pa po siyang adjuster sa mechanical. So 1 and 2, ibig sabihin po high speed and low speed. Okay? So pag 2, okay, kung napansin niyo po, napakabilis yung ikot ng chuck. Select po natin sa 1. So ayan po, napansin niyo po, mabagal yung mas mabagal yung ikot ng 1. Okay? So sa 2 po, matulim o mabilis. So ibig sabihin, mas high speed yung number 1. Ang number 2 po, yun yung po yung sorry. Yung number 1, yun po yung low speed. Yung number 2 po, yun yung po yung high speed. So kung sa sasakyan po, yun po yung number 1 ay yung primera. Tapos yung number 2, yung segunda. So of course, kung halimbawa po malaki yung talim na nakasalpak dito sa chuck natin, doon po tayo magsisilik ng low speed. So silik po natin sa number 1 na selection. Okay? So silik po natin sa number 1. Kasi malaki po yung talim na binala natin, no? So ngayon, kung maliit po, lalagay po tayo sa high speed. Okay? So para po mas maganda yung function ng drill bit natin na inilagay dito sa chuck natin. So yun po yung purpose ng 1 and 2 na high speed at saka low speed. Para po doon sa kung gaano po kalaki yung talim na ibinala natin sa chuck natin. Okay? So sana po nasundan nyo yun. Yung number 1 is low speed pag malaki yung talim natin. So kung 13mm, naka 13mm tayo na talim, so naka number 1 po tayo. Low speed po yon. So ngayon po naka 6mm or ano to? 1.8, kung naka 1.8 po tayo na talim, so kailangan po natin i-select sa high speed po para po mas maganda po yung function ng drilling drilling mode natin, okay? So yung drilling action ng drill bit po natin mismo. So then ulitin po natin, bakit po may tatlong butas yung chuck po natin, okay? So ibig po sabihin yan, once po naglagay tayo ng drill bit natin, okay, so naglagay po natin drill bit, no? Yan po. Kailangan po naghigpit tayo tatlong butas po. So wag lang po dito sa kabila or dito lang. Kailangan po yung tatlong butas para po pantay yung paghigpit natin sa jaw niya po. Okay? So ito po yung jaw niya, yung tatlo na yan. Okay? So yan po. Kung nakita niyo po yung tatlo na yan, no, maangat po. Yan. Yan yung jaw tawag natin. So chuck jaw, okay? So far po na-explain naman po natin lahat bago tayo po mag-umpisa ng dismantle at saka assemble at saka maintenance natin ng GSB20-2RE natin. Okay? So, tanggalin na po natin sa saksakan. Okay? Para pwede na po tayo mag-umpisa anytime. So, again, shout out sa mga Boss fans, Boss viewers, Boss friends natin dyan. And shout out din po sa buong team Boss Power Tools Philippines. Okay? And shout out din po sa mga kasama namin sa QM, Key User Management. So led by Boss Golden Maranan and
counterpart sa namin sa Cebu si Michael Jupor, counterpart namin sa Davao si Roy Champenosa. Of course, kaming tatlo dito sa buong Luzon si Boss Golden, Ryan Francisco at saka ako po. Okay? So, bago po tayo mag-umpisa ng pag-dismantle natin, so cheers po muna sa inyo lahat diyan. Okay? Okay, so pakita ko po sa inyo kung ano yung mga tools natin na gagamitin ulit. So, ito po yung cordless natin. Screw bit adapter. Okay? So, yan po. Salpak na po natin yan. Meron po na tayo Torx screw na number 20. At saka yung pin natin ulit na matulis. Kasama yan. Saka screwdriver na flat na medyo maliit lang. Small lang. Tapos, si Magic, basahan natin. Kasama pa rin natin yan. Go! Okay! So, start na po tayo. So of course, bago po tayo mag-umpisa, siyempre tingnan po natin kung paano po natin tanggalin, tapos paano po natin ibalik. So, then hanapin po natin yung pinaka-carbon brush niya. Of course, nandito yung carbon brush niya, pero of course, kailangan po natin tanggalin muna lahat bago natin makita yung carbon brush niya. Okay? So, tanggalin na po natin mo lahat na screw, no? Lahat na screw muna. Sana po makita nyo. So, baybayan nyo po yung pagtanggal natin ng screw. Okay. Okay, so ilira ko lang po dito sa lamisa ko, ah. Yan. Okay. Okay, so natanggal na po natin lahat yung screw sa pinaka motor housing, dito naman po sa pinaka gear housing niya. Okay, so apat lang po dito na medyo malaki yung screw, yan. Apat lang po yan. Okay. Yan, dalawa pa lang. So, may dalawa pa po. So, ito po yung GSB20-2 po natin. Kailangan po talaga natin tanggalin yung lahat na screw bago po natin siya mabuksan na ma-open po natin lahat. Okay? So, ito po yun. Natanggal na po natin yung lahat na screw. Ngayon po, unahin po natin tanggal. Ito po yung gear housing niya. Okay? So, alug-alugin nyo lang po. Okay? So, yan po. Dandaan lang po pag-angat. Okay? So, yan na po. Nahiwalay na po natin silang dalawa. So, yan po yung itsura niya sa loob. Okay? So, lagay lang po muna natin dyan. Next. Bago po natin linisin or tanggalin yung mga grasa, kung halimbawa ito ay luma na, may itim na, kailangan na po natin tanggalin, linisin. So, tanggalin po natin muna yung spring dito na naiwan. Of course, dito siya naiwan. So, tanggalin po muna natin, tabi natin dyan. Pwede rin po na dito siya maiwan sa spindle, okay? So, dyan po sa spindle na yan. Pwede rin po dito siya maiwan. So, hanapin po muna natin yan bago tayo mag-linis nito, magtanggal ng mga grasa na marumi, okay? So, next po, pwede na po natin tanggalin itong gear na to. Okay? So, yan po. Binunot lang natin, di ba? So, lagay lang po natin yan ulit. Okay? Next po, mayroon po dito washer sa loob. So, kailangan po natin, di ba, nakataas po yung gear. Kailangan po natin isilik para bumaba po. Yan. So, yan po. Nakababa na po siya. Tapos, tingnan po natin yung washer sa baba kung nandito po. Okay, so nandito po siya. So, tanggalin ko po para makita nyo, ha. Okay. So, tinanggal ko po yung washer na yon para may idea po kayo na may washer po siya sa loob. Kung once po na binuksan natin itong GSB 20-2RE natin. So, yan po yung washer po na manipis na maliit lang din po. Okay? So, kung ano po, hindi nyo po makita sa loob po, doon po sa pinakalalim yung posisyon ng washer natin. Washer po siya para dito sa may kabilang spindle po. So, yan. Kabilang spindle ng gear assembly natin. Okay? So, yan po yan. Tinanggal ko lang po para po once po naglinis po tayo ng grasa na yan ng mga marumi na sa loob, hindi po siya masama or ma-misplace po. Okay? So, no need naman po na
magtanggal pa po tayo dito. Yan lang po yung washer para safety po na hindi mawala. So, yan po, pwede na natin hugasan yan. Brush lang or gasan ng gas. Okay? So, yan na po siya. Next. Of course, nabuksan na, nahiwalay na po natin yung gear. Angat lang po natin itong cover niya. Okay? Dahil wala naman po siyang screw, natanggal na po natin lahat. Angat lang po yung cover. So, yan na po, nakaangat na. Yan lang po yung kabilang cover. Okay? Salagay na po natin dyan. Next. Ito na po yung kabilang side niya. Okay? So, yan po yung mga grasa dyan. Of course, medyo bago pa yan kasi bago pa yung tools natin, no? Pabubukas lang natin to. So, bago pa talaga to. Hindi pa talaga to gamit. Okay? So, napansin nyo, tinatanggal ko lang yung mga grasa na kumakalat dito sa gilid para hindi po lalong kumalat dito sa ano natin, sa lamisa natin. Cool. Okay. Go. So, ngayon po, kung gusto po natin mag-check ng carbon brass, so ngayon pa lang po, makita na natin yung carbon brass kung gaano kahaba, gaano kaiksi. So, ganun din po sa kabila. Ikot lang po natin yung reverse natin. Ayan po, makita na po natin yung carbon brass kung gaano kaiksi, gaano kahaba po. Okay? So, alimbawa po, maiksi na po yung carbon brass natin, kailangan po natin palitan ng bago. So, mas maganda po, nakaganitong position siya. Okay? Kung alimbawa po, carbon brass lang po palitan natin. Ha? No need naman po natin na baklasin pa lahat kasi carbon brass lang po yung papalitan natin. So, pwede na po tayong magpalit ng carbon brass na hindi po nakabaklas yung tools natin. Okay? So, ganito lang po. Kunin nyo lang po yung pin. Tapos, sundutin nyo lang po yung spring. Sana po makita nyo yan. Sundutin nyo lang yung spring. Tapos, itabi nyo lang po dito sa kabilang gilid. Okay? So, yan po. Sana nakita nyo po na tinabi ko sa kabilang gilid. Next, flat screw lang po para masundot yung contact dito. Okay? So, flat screw. Angat lang po yan. Okay? So, yan na po. Natanggal na po natin, naangat na po natin ng flat screw. Ayan na po yung pinaka-carbon natin. So, halimbawa po kung luma na to, pwede na po tayo magpalit ng bago, of course. So, dyan na po yung luma na isa. Sa kabila po, ganun lang din po. So, select nyo lang po ganun, ikot nyo lang po para makita nyo po yung carbon brass dito. Kasi, dun po siya sa ilalim, so kailangan po natin iangat. So, ganun pa rin po. Sundutin lang po natin yung carbon brass spring. Ingatan lang po natin na tumalsik. So, alalayan po natin papunta dito sa kabilang side. Okay? Okay. So, yan po. Next. So, hanapin po natin yung pinaka-carbon brass terminal natin. Okay? So, of course, kung natanggal po natin kanina sa kabila, dito lang din sa po sa kabila. So, sundutin lang po natin ganyan ang flat screw ulit. Ganyan lang, okay? So, kung carbon brass lang po palitan, ha? Yan lang po, sundutin natin. So, yan na po, lumabas na siya. Lalayan po natin ulit para lumabas yung wire. So, ayan na po yung wire, lumabas na. So, pwede na po natin atakin, okay? So, assuming po, natanggal na po natin yung carbon brass natin na luma. Assuming po, magkabit tayo ng bago. So, palit na po natin yung bago, no? Kasi carbon brass lang yung sadya natin palitan. So, ito po yan. Natanggal na po natin luma. Ito na po yung bago. Assuming po bago na to. Tapos, i-connect lang po natin dito sa terminal niya. Okay? So, dito lang po yung medyo mahirap. Pwede nyo po iangat konti para makita nyo po. So, pwede nyo po iangat konti yan. Halimbawa, carbon brass lang po yung talaga yung ano nyo, yung sadya nyo. So, angat lang po natin konti. Sabay po dito sa taas. Para hindi na po tayo magtanggal. Next. Connect po natin dito sa pinaka-terminal. Okay, tapos po. Lalayan na po natin ng flat screw para matulak po natin. Okay? So, yan na po. Next, balik na po natin siya. Pwede na po natin ibalik. Okay? So, ganun lang po. Inangat lang po natin siya konti para maangat, ma-clear lang. Tapos, safety po natin, na pagbalik po natin, talagang freewheeling siya. Hindi siya sumasayad sa field coil natin. Okay? Next, yung kabila po. So, pwede na po natin dito po,
Abang ano, para hindi na po natin, hindi na po tayo babalik, pwede na po natin ibalik yung spring, okay? So lalayan po natin ha, baka tumalsik po. Okay? So yan po, nalalayan po natin ng dalawang kamay natin. Snakes, kabila. So ito na po yung tinanggal na po natin luma, ito na po yung bago. Simple lang din po, ganun lang. Salpak lang po ulit. Tapos lagay lang po natin dito yung terminal niya sa may contact niya rin, okay? So, yan. Lalayan lang po natin ng screwdriver ulit, pagtulak. Okay? So, ganun lang po kasimple pag nagpalit po tayo ng carbon brush natin. Tapos, yung spring, balik po natin. Okay. So, yan na po. Nakabalik na yung carbon brush natin, saka spring. So, para sure ball po na tama yung pagbalik natin ng carbon brush at saka pagtanggal. So, pwede po natin i-assemble na sila. I-coveran po natin ng motor housing natin, no? Kabilang side. Yan. Tapos, ganyan lang po. Okay na. So, testing lang po natin kung talagang tama yung paglagay natin ng carbon brush. So, pwede na po natin i-saksak na kahit walang screw, naka-intact naman po siya. Hawakan lang po natin din. So, of course, saksak po natin. Okay? Then, testing po natin na nakaganyan lang po siya. Okay? So, dandahan lang po yung pag-trigger ng switch para alam po natin na gumagana. Okay? Maramdaman nyo po pag gumagana pag kayo na po yung testing. So, yan po. Okay? So, pwede po natin tingnan dito yung armature kung saan papunta. Okay? So, yan po, yung ikot niya po, pa-reverse. So, pwede po natin select para makita po natin kung forward. Okay? So, trigger nyo lang po ng dandan yung switch para makita nyo po yung ikot ng armature nyo. So, perfect naman po, may forward-reverse po siya at umaandar po siya. Okay? So, ibig sabihin po, yun na po yung tamang pagbalik natin ng carbon brush natin. Of course, tanggalin na po natin siya. Safety na. So, kung tapos na po tayo magpalit ng carbon brush, siyempre, of course, ibabalik na po natin yung mga mechanical niya, pati po itong gear housing. Okay? So, yun na po kasimple pag nagpalit tayo ng carbon brush. So, of course, tinanggal ko na po siya sa saksakan. Papunta po tayo sa may maintenance natin. Okay? So, ayan po, natanggal na po natin yung kabilang cover uli. Pag maintenance po, talagang kailangan po natin tanggalin lahat. Okay? So, tanggalin lahat. Bubuksan po natin lahat ito. So, of course, tanggalin po natin yung dalawang terminal dito, papunta sa switch. So, flat screw lang po. Tulak lang po ng flat screw. Okay? So, yan po siya. Kabila po, tulak lang din. Okay. So, ito na po yung dalawang wire natin. So, yan na po. Inangat na po natin dalawang wire. Next po, angat po natin itong armature set at saka yung bearing flange. Okay? So, angat lang po natin yan. Sabay po. Okay? So, yan na po. Naangat na po natin na sabay sa motor housing niya. So, naiwan po. Ito na lang po yung switch. Okay? So, no need na po natanggalin yan for maintenance. Ganyan lang po siya. Ito po yung kailangan natin hiwalayin. Okay? So, dito pa lang po pwede na natin mahiwalay yung armature set at saka itong bearing flange. So, ganun lang po. Alog-alog lang habang hinahatak nyo. Okay? So, natanggal na po natin sila. Nahiwalay na po natin silang dalawa. So, may grasa po dito na pumunta sa bearing nyo. Okay? So, pwede nyo po tanggalin kaagad yon. Ilagay nyo po dito sa gear housing natin. Okay? Para po hindi na po magkalat yan pag once na nilinis nyo. Okay? So, basahan lang po. Yan. Okay, so ito po yung gamit ng flat screw natin. Pwede po natin pang sundot ng mga grasa sa armature pan natin. Okay? Tapos, punasan lang po natin ng basahan. Okay? So, wag po natin hugasan ha. Punasan lang po natin. Tapos, gluan lang po natin ng compressor yan. Okay? Para malinis natin mamaya. Para matanggal po lahat ng mga dumi dyan. Okay?
So of course, halimbawa po na naiwalay na natin ito sa armature, ito na po yung pinaka naiwan. Tatanggalin din po natin yung pinaka armature natin. So tanggalin po natin una of course yung carbon brass natin, okay? So sundutin natin yung carbon brass spray itabi sa gilid. Okay? Ganun din po sa kabila para sabay-sabay na. Okay. So next po, flat screw para po matanggal natin yung carbon brass terminal. Ito lang po. So yan. Tapos tanggal na po siya. Okay? Ganun din po sa kabila. So sundutin lang po natin yung carbon brass terminal. Angat. Yan, tapos tanggalin na po natin siya sa pinaka brass holder. Okay? So yan na po, natanggal natin yung carbon brass niya. Libreng-libre na po natin hugutin yung armature natin sa field coil. Okay? So libre na po. Yan na po siya. Okay? So nabaklas na po natin lahat. So shout out diyan sa lahat na viewers natin diyan. Shout out sa lahat na Bosch fans, Bosch friends. Okay? Shout out din sa pinaka-admin natin diyan kay Boss William Go. Okay? So yan na po, naiwalay na po natin lahat. Of course, papunta na po tayo sa maintenance natin. So siyempre, pagka maintenance, yun nga po, pwede natin ito unahin, hugasan na po natin yan. Kung of course, kung luma yung grasan nandyan, medyo itim-itim na. So, pwede na po natin hugasan ito. Dito po, wala na po tayo mawawala dahil tinanggal na po natin yung spring kanina. Nagay natin dito sa may lamisa natin. So, wala na po tayo dito mawala. Yan po, wala na po. Okay? Wala na po. So, pwede na po tayo mag-hugas nito para po tanggalin natin yung grasa na marumi hanggang dito sa likod. Okay? So, nalunugasan na po natin yan. Nalinis na po natin yan. So, ito po, hugasan din po natin ito. Kung marumi na yan, hugasan din yan. Linisin din yan. Okay? Yung spring po, kung marumi, hugasan na rin po yan. Next, ito nga po, kung marumi po yung mga grasa dyan, pwede na po natin sundutin ng brass or pwede na po natin hugasan ng gas or crude dope. Tapos pag hugasan po natin, bubluan lang po natin ng compressor yan para matanggal po lahat ng mga nakadikit-dikit ng mga dumi dyan. Okay? Tatalsik po yun dahil sa compressor na malakas yung ano po, yung hangin. Ganun din po dito kanina kung ano po, birahin nyo rin ng ano, ng blower na air compressor para po tanggal talaga yung madumi dyan. So, ganun din po dito. Bugahan nyo rin po yung compressor yan para tanggal din po yung mga nakadikit pa po dyan ng mga grasa. Okay, of course, dito rin po, bugahan lang din po natin ng compressor yan hanggang dito sa pinaka-motor housing. Ganun din po yung kabila. Bugahan lang po natin ng compressor para matanggal yung mga buhangin dyan, mga likabok na nakadikit sa motor housing natin. Next, sa field coil po, ganun din po. Bugahan lang po natin yan. Okay, field coil. So, yan. Tapos, check po natin kung naka-fit po siya na mabuti. Okay, so naka-fit naman po. Hindi naman po nag-loss, lumuwag, no? So, yan po yun. Next, ito na po yung pinaka-armature natin. So, sa armature po natin, bearing seal po siya. Bearing seal din yung sa kabila. So, hindi po natin siya ma-maintenance kung talagang gusto natin i-maintenance. Of course, pansinin lang po natin kung medyo magaspang. Pag medyo magaspang po, patuluan na po natin dito ng langis sa taas. Dito sa taas ng bearing, patuluan na po natin ng langis. Then, ikot lang po natin yan para makapenetrate yung langis doon sa loob. Langis na po, akunti lang po, patulo lang po. Ganon din po sa kabila. So, linisin lang po yan. Okay, linisin. Yan. Pag nalinis na po yan, ganon din po, patuluan lang po dito sa gilid. Tapos, paikotin lang po para makapenetrate yung langis sa loob ng ball bearing. Okay? So, of course, ganun man po, bugahan din po natin ito, yung fan natin ng compressor, saka yung mga winding. Okay? Tapos sa commutator po natin, pag naglinis po tayo, huwag po natin lihain or i-grind ng papel de liha. Of course po, basahan lang, tapos punasan lang po natin ang basahan yan. So kung napansin nyo po, medyo marumi, malinis pa po natin yan. Yan po, unti-unti na po na malilinis. Okay, so yan po, tanggalin lang po natin yung pinaka-carbon.
So, yan po, kung napansin niyo po, maganda na, kumintab na, di ba? So, ngayon, bugaan pa rin po natin ulit ng compressor yan para malinis natin. So, ganun lang po pag-maintenance ng GSB20-2RA natin. Napakasimple lang po. Di ba? Napakadali lang po. So, ano pa lang oras po? Kalahating oras pa lang. Okay? Kalahati pa lang sa oras tayo. So, 30 minutes pa lang. Okay? So, simple lang po yung pag disassemble tsaka maintenance. So, ngayon po, ang gagawin po natin ay i-assemble na po natin. Okay? So, go! Of course, malinis na lahat. Balik na natin, di ba? So, balik na natin. Simple lang. Of course, unahin pa rin natin itong dalawa na huli natin tinanggal. So, yan. Next, balik natin yung carbon brass natin na mahaba pa. Tapos, hawakan lang po natin na nakaset para po masilip natin yung terminal para masalpak natin yung carbon brass terminal natin. Okay? So, alalayan lang po natin ang tulak ng flat screw para alam po natin na nakadikit na po siya mabuti. So, pwede na po natin kamayin lang kung gusto po natin kamayin, lalo na kung mahaba yung kuko natin, or gamitin nyo pa rin po yung pinaka-pin nyo. Okay? Para pag-angat ng spring, balik dito sa carbon brass. So, ganun din po sa kabila. Yan. Balik na po natin yung carbon brass natin. Silipin lang po natin yung terminal dito. Okay. Tulak po natin ng flat. Okay. Balik natin ng pin yung carbon brass spring. Okay. So, na-assemble na po natin ng set yung armature sa field coil. So, of course, dahil sinabi natin na nalinis na natin ito, lagyan nyo lang po ng konting grasa. Kung halimbawa po may grasa po kayo, lagyan nyo lang po ng konting grasa yan, ganyan, yan. So, yan po. O nga po, bago natin pala makalimutan, no? Wait lang. Tanggalin ko po muna ulit yung grasa, no? Para makita nyo po yung kung saan po yung hammer action niya. So, sana po makita nyo ito na malinis. Pati rin po dito sa kabila. So, linisin ko po muna para makita nyo po. Ito po yung papakita natin yung hammer action niya. Okay. Sana po makita nyo po ito ng maayos. Tama, linisin ko lang po para makita nyo po. Yan po. Yan. So of course, kung nalinis nyo na po yan, nahugasan nyo po yan, kitang-kita nyo po kagad yan. At saka yung kabila po. So, ito lang po muna pakita ko sa kabila. Yan. Okay. Kung nakita nyo po yan, ito. Ito po, yan. Ito. Yung mga nakaumbok po yan. So, tawag natin dyan, catch dish or mga spline or A-pin. Diba? Yung mga A-pin po yan. So, kung napansin nyo po, mataas po yung A-pin niya. Hindi pa siya po flat or pod-pod or lubog. Diba? So, ibig sabihin, yan po yung bago na catch dish natin. Okay? Yan po yung itsura ng bagong catch dish natin. So, once po na lubog yan or pod-pod na po yan, doon po natin mapapansin na bakit humihina po yung hammer natin. Okay? So, lalo na po kung nag-reverse position po tayo, tapos naka-hammer action siya or hammer mode siya, doon po lalo mas mabilis masira itong catch dish niya kasi sinalubong po natin yung design. Yung design po, sinalubong po natin. Instead po na parang dumudulas lang po siya na nahuhulog, ito po, kung ni-reverse po natin position, parang kinontra po natin yung direction niya, yung direction, kinontra natin. So, mas mabilis po siya mapod-pod, lalo na po pag walang grasa, okay? Pag walang padulas. So, yung grasa po is, papadulas niya po yon para lalo siyang mag-slide lang ng slide habang umiikot, slide siya ng slide. Tapos paglaglag niya, doon po siya mag-hammer. Tapos angat na naman po siya ulit sa may mataas na ipin, tapos laglag po siya sa kanal, kaya po nagkaroon siya ng hammer action. Okay? So, yan po, pinakita ko yung kabilang side. Ito po yung kabilang side, okay? So, yan po. Kung kitang-kita niyo po yung kabilang side. So, parehas pa po silang mataas, ibig sabihin yan po,
malakas pa yung hammer action niya. Pero pag once ko na pod-pod na yan, pod-pod na rin yung kabilang side, yun na po yung time na hihina yung hammer natin. So kung nakita niyo po, may direction po, di ba? May direction na parang pa-slide po siya pag ito po yung ikot ng ano, pa-slide. Pero once po na bumalik tayo, pina-reverse natin, sinalubong po natin yung matulis. So parang kinuntra po natin. Instead na matagal po siya mapod-pod, mas mabilis po siya mapod-pod, okay? So, kung napansin niyo po, yung dito po, may parang paakyat siya tapos nalaglag po siya sa malalim. Pero kung dito po tayo dadaan, pabalik, sinalubong po natin yung umbok niya, tapos sabay slide lang po siya konti. So, kinalaban po natin yung direksyon ng spline, okay? So, or catch dish. Kaya mas mabilis po siya mapod-pod, lalo na kung yun niya po, kung wala siyang krasa. Okay? So, yun po yung hammer action niya. Compare po natin dun sa may mga rotary hammer. Sa rotary hammer po natin is piston type. So, piston type po siya. So, kung nakita niyo po yung mga video natin sa rotary hammer natin, yun po yung sinasabi natin na may hammer piston at saka striker at saka o-ring. So, dito po, puro mechanical. Mechanical action yung hammering mode niya. Sa kabila po, piston type, okay? So, dito naman, catch this type or, yun niya, spline lang, or gear impact mechanism lang, yung sa kabila po, hammer piston impact mechanism, okay? So, yun po yung tawag dyan. Next, so of course, babalik na po natin, na-symbol na po natin yung armature recoil, carbon brass, so, lagay na po natin dito sa motor housing, kasama po siya dito sa may bearing plunge natin. So, iset po natin silang magkasama sa loob. So, balik po natin dito ang armature sa bearing plunge natin, salpak lang. Okay? So, then, sabay po natin silang ibalik dito sa motor housing. Okay? So, secured lang po natin na mahulog talaga sa may motor housing niya. Okay? So, ayan po. Ilapat po natin na mabuti. Then, ikot po natin yung armature natin. Okay? Maramdaman nyo po yan kung may sayad po dito. Once na hinawakan yung ganyan, or ganyan, tapos inikot yung ganun, maramdaman nyo po na sumasayad yung armature dito. So far, wala po tayong naramdaman. Perfect po yung balik natin. Okay? So, balik po natin yung mga wire sa tamang posisyon doon sa kanal. Pakita ko lang sa inyo po mamaya pagka nabalik ko na, no? Yan. Next, yung red. White po yung una sa baba, red yung sa taas. Okay? So, yan po. Binalik ko lang po yung wire sa kanal nila. Okay? So, yan po. Hanggang dito. Next. Balik po natin yung terminal sa switch. So, kamay lang po. Pwede na po yan. Kayang-kaya na po yan. Tapos, dito medyo alalay lang po tayo ng flat screw kasi medyo makitid yung ang space. Tapos, balik natin yung mga wire ulit. Okay? So far po, ayan na po yung armature recoil na set na po natin. Pwede na po natin ibalik yung pinaka-cover natin. Okay? So, yan na po. Pwede na po natin lagyan ng screw yan. Okay? Ganun lang po kasimple ang GSB20-2 RA natin A maintenance or tama, maintenance, okay? Maintenance or disassemble at saka assemble. So, yan po. Ini-screw na po natin. Okay. So, may screw na po. Kompleto na po yung screw niya. Next po, yung gear po, pwede natin iangat. Yan. Tapos, lagyan po ng grasa. Okay, ganun lang po. Grasa na bago po ah. Yan. Punasan po natin ang grasa yan. Lahat po yan. Ng bagong grasa. Okay. So, sa akin po, so far po dito lang po yung kinukuha kong grasa sa loob ng gear housing. Kasi bago pa po ito. Okay. So, next po, ito po yung mga gear. Lagyan na po natin ang grasa yan para sigurado po may grasa bago natin ibalik. Okay? So, ganyan lang po. Yan. Next.
balik po natin yung gear sa baba. Okay? Ah, washer po. Washer po lang po muna. Okay, para po magkasya doon sa baba. Kasi kung unahin po natin yung gear, hindi po siya magkasya, no? So, may magnet naman po yung ano natin. Okay? So, yun. Sentro lang po natin sa baba, ha? Doon sa baba. Kung sana makita nyo po, pero hindi nyo po talaga makita. Next, itong gear natin. Salpak po natin doon sa may washer. So, secure po natin na hindi po maglihis yung washer doon sa baba. Yan. Okay. So, yan na po. Nakasalpak na po. Next po, itong spring. Dito po. Yan. So, yan na po siya. Naka-symbol na po yan. Naka-set na po yan. So, napaka-simple lang po, di ba? So, kung binilisan po natin ang husto, di wala pa po tayo sa kalahating oras matapos na po natin yung dismantle at saka assemble at saka maintenance itong GSB natin. So, balik lang po natin, salpak lang po natin pa ganyan. Okay? So, lagyan ko po ng salamin, ha? Tapos, ikot nyo lang po ito para po gumalaw yung gear sa loob. Yan, okay? So, kung napansin nyo po, ayaw mag-shoot. So, tanggalin nyo po. Try po natin ibaba yung gear sa baba. Okay? So, yan. Tapos, ikot po natin ito. Okay? So, yan po. Next, balik po natin ulit. Tapos, ikot nyo po ulit itong gear natin. So, kung ayaw pa rin po, okay lang, tanggalin nyo lang po ulit. Tapos silipin nyo lang kung bakit po. Tapos balik nyo lang po ulit yung gear sa taas. Okay. Tapos subukan po natin ikot ulit. Again, salpak po natin ulit. Okay. So, ikot po natin ulit para malaman natin kung ayaw niya. Okay. Ikot-ikot nyo lang po. Papasok din po yan sa hindi lang po na sisintro yung mga gear, no? Yung mga gear po yung hindi lang sisintro dyan. So, kailangan po natin masintro yung gear niya. Okay? So, ayaw po. Next. Kung bakit po, tingnan natin. Wala naman po silang sinasabitan. Of course, dito lang po yan sa may gear niya. Okay? So, try sa baba ulit. Okay. Then next is balik po natin ulit. Okay. Diba? So himala po. Ayaw pumasok. Wait lang. Hindi po natin alam kung bakit ayaw pumasok, no? Yun. Okay. Pumasok na po siya. So, adjust nyo lang po yung gear niya para maikot nyo po. Para pumasok po siya ng gusto. Okay? Dito lang po yan. Sa gear lang po yan. Kasi hindi po nag-sentro yung dalawang gear. Okay? So, yan na po yan. Next, try nyo po iikot yung armature nyo dito sa loob. Okay? So, yan po. Sumasama po yung gear natin. Yan. So, i-fit nyo pa rin po, bago nyo po lagyan ng screw. Tapos, silik-silik nyo pa rin po dito yung gear nyo, okay? Bago nyo po talaga siya isarado, no? Kailangan po yan, okay? Kailangan po natin maikot muna yung armature po natin. Yan, okay? So, ganyan lang po. Ikot-ikot nyo lang po ito para po mag-synchronize, para mag-align sila po, mag-align. Okay? Yan. Mag-align po yung mga gear sa loob. Okay, bago natin po ilagyan ng final screw. Okay. Okay.
Ayan. Oh, higpitan lang po natin. Okay. So, kung napansin nyo po, ikis po yung paghigpit natin para po pantay ang pag lapat niya, no? Tapos, i-round na lang natin yan, higpit, para secure po natin na talagang mahigpitan po natin ng gusto. Okay? So, buo na po siya ulit. So, tinisting naman po natin kung umiikot. So, yan po. Napapaikot po natin siya. Pre-wheeling po yan. Okay? So, of course, para po final, testing po natin na i-saksak yung tools natin. Okay? So, yan po. Saksak na po natin. Of course, dandaan lang po muna ulit pag-trigger para sigurado po na mapapaikot natin ng dandaan. Okay? So, yan po. Forward position. Reverse. Okay. And reverse. Balik natin sa forward. Okay. So, balik po natin doon sa may pinaka-adjuster ng switch, no? Na maliit lang po natin matrigger ganyan. Okay. Tapos, adjust po natin kung nagpa-function pa rin. Hanggang doon po sa sagad. Tapos, yung lock, po, gagawin pa rin po natin yung lock. So, perfect naman po yung gawa natin dito sa switch, gawa natin sa may reverse niya. Of course, test po natin yung hammer action niya, okay? At saka drilling action niya or pang, mode niya. Okay, so nilagay ko po sa drilling mode lang muna. Sana po drilling lang po siya. Okay, so, perfect po, drilling lang po. Sana po mag-hammer mode din po siya. So, yan po. Nag-hammer mode po siya. Next po, yung function po niya na tawag nito, 1 and 2. So, high speed and low speed po. Okay? So, testing po natin yung high speed and low speed po niya. So, ito po yung function niya po na high speed or low speed. Yan, low speed po yan. Saka number 1 po tayo, kaya low speed. Tapos, silik po natin sa kabila para high speed po. Okay. Low speed. Ayan, nabutansin niyo po, mahina po yung ikot ng shock, tapos mabilis po. Okay. So, so far po, perfect naman po yung pagkabit natin ng pag-assemble natin ng or pag-maintenance natin ng GSB 20-2RE natin. So, nabalik po natin ng tama, may hammer mode po siya, may high speed, low speed po siya. So, perfect. Okay? So, yung chuck po, perfect naman po. Na umiikot naman po yan. Okay? So, tanggalin na po natin. So, again po, shout out sa inyo po dyan, sa mga viewers natin, sa mga boss fans, boss friends natin dyan. And, of course, reminder po ulit, sa YouTube channel po natin, sa personal YouTube channel natin, na si Myung Boss Fan. So, please, subscribe lang po kayo dyan. And like lang at saka comment din po pagka may gusto po kayo i-comment or itanong po sa atin. Okay? So, magandang hapon uli at maraming salamat sa inyo. At sa walang sawang suporta nyo sa amin, maraming salamat pa rin. Of course, ingat pa rin. Stay safe. Dahil nandiyan pa rin si kalaban natin, no, na hindi natin nakikita. So, again, magandang hapon at maraming salamat. Okay? Thank you.